si Sultan Qudarat. Si Sultan Muhammad di Patuan Qudarat o mas kilala bilang si Sultan Qudarat ay ang 7th sultan ng Kasultanan ng Maguindanao. Noong panahon ng kanyang pamumuno, matagumpay niyang nilabanan ang mga Kastila na sinubok na sakupin ang kanyang lupain at nahadlangan ang pagpapalaganap ng Kristyanismo sa pulo ng Mindanao. Mula siya sa angkan ni Sharif Cabungsuan, isang misyonaryong Muslim na nagdala ng Islam sa Pilipinas noong pagitan ng 13 hanggang 14 na dantaon. Isinunod sa pangalan niya ang lalawigan ng Sultan Qudarat, pati ang bayan ng Sultan Qudarat, Maguindanao, kung saan ang kaapu-apuhan ng mga dato at pinuno ang mga kasalukuyang pinunong pampolitika. Sa ilalim ng pagkapangulo ni Ferdinand Marcos ay naging pambansang bayani si Sultan Qudarat. Itinuring siya ng mga Kastila na napakalaking hadlang sa pagpapalaganap ng Kristyanismo sa Mindanao. Si Sultan Qudarat ay matalino at matapang kaya nahirapan sa kanya ang mga mananakop. Buo ang tiwala ng mga nasasakupan ng Sultan kaya ni Isay walang nagkanulo sa kanya. Pinamunuan ni Sultan Qudarat para sa mga Kastila ang Kasultanan ng Maguindanao mula 1619 hanggang 1671. Isinilang siya noong huling dekada ng 16 na siglo. Anak siya ni Dato Buisan, isang Iranun at Ambang. Ang kanyang ngalang dipatuan ay hinango sa salitang Malay na nangangahulugang pinuno at ang Qudarat ay salitang Arabe para sa lakas. Iginagalang siya maging ang mga naninirahan sa paligid ng Kasultanan ng Maguindanao sa kanyang pamumuno na pagkaisa niya ang kalinangan sa Lanao, Cotabato, Davao at Zamboanga. Nagkaisa sila sa pagtutol sa pananakop ng mga Kastila. Noong 1637 ay nagpadala si Gobernador General Sebastian Hurtado de Corcuera ng ekspedisyon ng mananakop na lupain ni Qudarat. Napabagsak ng mga kaaway ang kanyang mga kuta sa lamitan. Ngunit nakatakas si Qudarat sa kabundukan at doon nag-ipon ng lakas at puwersa upang ipagpatuloy ang kanyang pakikipaglaban sa mga mananakop. Noong 1638, sa kanyang pagkawala sa Maguindanao, tinangkang sulsulan ni Corcuera ang raha ng buwayan na si Raja Maputi para angkinin ang mga bayang dati ay saklaw na kapangyarihan ni Qudarat. Nabigo ang mga Kastila sa planong ito dahil kalaunan ay nagkaroon ng di pagkakaunawaan tungkol sa ilang aspeto ng kasunduan. Sunod namang sinuyo ni Corcuero ang kanibal ni Maputi na si Dato Manacure na pinuno ng mga taulanin. Napagsabungin ang dalawang pinuno nang sa gayon ay mapahina ang impluwensya ni Qudarat na siyang pangunahing pakay niya. Natalo ang puwersa ni Maputi at tumakas siya patungong kabundukan. Bumalik si Qudarat sa Simway. Lumawak palalo ang saklaw at impluwensya ni Qudarat matapos ang 2 taong paglalagi sa lawa ng Lanao, bagay na hindi inaasahan at labis na ikinidismaya ng mga Espanyol. Noong 1645, sa kabila ng mangilan-ngilang labanan sa pagitan ng puwersa ni Qudarat at ng Espanyol, nagkaroon ng isang kasunduan na nagpabuti sa relasyon ng dalawang panig.
Hinayaan niyang makapasok at malayang magpahayag ng pananampalataya ang mga Hesbita. Samantala, ginamit niya ang kapayapaang ito para palakasin pa ang kanyang impluwensya sa Kabisayaan at maging sa ibang mga sultanato sa Timog Silangang Asya tulad ng Johor, Ternate, Sulu at Brunei. Nagkaayos si Ramaputi at Dato Manacyor sa pamamagitan ni Kudarat. Dahil dito ay nagkaisa muli ang Maguindanao at Buayan. Noong 1655, 10 taon matapos ang mapayapang kasunduan, nanumbalik ang masungit na relasyon ng magkabilang panig. Tinanggihan ng Sultanato ng Maguindanao at Buayan ang mga misyonaryong Hesbita dahil sa ipinakitang hindi kanais-nais na asal. Pinapatay ni Baratamay, bagong sultan ng Buayan, ang dalawang Hesbita dahil ininsulto siya ng isa sa mga ito at pinilit na magpabinyag bilang Katoliko. Sumulat si Kudarat sa lahat ng mga pinuno at binalaan ang mga ito na maghanda sa posibleng malawakang paghihiganti ng mga Espanyol. Hindi na nangyari ang kanilang inaasahan sapagkat napagtanto ng mga Espanyol ang lawak at lakas ng puwersa ni Kudarat. Noong 1663, nilisan ng mga Espanyol ang Zamboanga at ang mga katutubong naging Katoliko ay nagbalik Islam. Nagkaroon ng mahabang kapayapaan at ng mga Espanyol habang pinananatili ang kanilang mga distansya. Lalo lamang naging mailap at maingat si Sultan Kudarat. Sinikap niyang mapanatili ang pagkakaisa ng kanyang mga kababayang Muslim. Matatag ang kanyang paninindigan na ipagtanggol ang kanyang pananampalataya at mga nasasakupan. Nagtagumpay si Sultan Kudarat na mapanatili ang kalayaan sa mga lupang nasasakupan niya kahit may mga suliranin at kahirapan. Ipinag-utos niya ang paglipat ng mga tao sa siksikang lugar at pinatira ang mga ito sa mga nakatiwangwang na lupa. Sa ganito nalilinang ang mas malapad na lupain. Sa kanilang pagsisikap, dumami ang kanilang mga pagkain at produkto. Naging maunlad ang Maguindanao at ito'y dahil sa mabuting pamamahala ng Sultan. Sa panahon ng kanyang pamumuno, mula 1619 hanggang 1671 na natiling malaya ang Maguindanao sa pananakop ng mga dayuhan. Napag-isa niya ang dati watak-watak na mga lipi at pangkat. Hinahangaan ang kanyang tapang at talino ng mga Kastila kaya sa loob ng 3 siglo patuloy na di sila nasasakop ng mga dayuhan. Ang iniwang kaharian ng kanyang ama ay kanyang inalagaan at ipinagtanggol hanggang sa kanyang kamatayan noong 1671. Hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay ay hindi niya pinayagang ang kalayaan ng Maguindanao ay mawala. At ito ang kwento ng bayanig si Sultan Kudarat.